Hi, kamusta ho kayo? Rabbiter here. Nandito po kami sa Bacoor, Cavite upang interviewin ang may-ari ng Trendy Rabbits at Brobits. Pero sa episode po na ngayon, tutulungan po ako ng pamangkin ko na si M. Ayan, magpakilala ko sa kanila. Hello po, good afternoon. Ako si M. Si M, para sa interview natin sa mga guests natin ngayong araw. Tara, samahan niyo po kami. Kuya, mga kuya, ano ba yung history ng rabbit niya? Bale, nag-start kami kumuha ng breeders nung January 13, kung pumunta kong Bulkan. 2020. So last year lang. Kaya TDM, hello Sir Will, kung nanonood ka man. So kumuha kami ng nag-start kami ng 10 doe, and then 2 buck. Then come January 25, doon ako nag-seminar sa kanya. So nauna yung stock bago yung seminar. Tapos ano yung mga struggles niya nung pagpaparami at pagpapalaki yung pagsisimula niyo? Nung una wala. Bali nung kasi 10 kinuha namin. Bali 2 months hanggang maging breeder sila. Wala kami naging problema. Bali pakain lang kami, linis, ganun lang daily routine. Pero pagdating nung naging breeders na sila, nung nag-umpisa ng pinapamate na namin, doon na kami medyo nahirapan kasi kulang yung cages. Then may mga namamatay dahil nga medyo mainit nung time na yun, may summer yun. Saktong sobrang init. Meron hindi nabubuntis, meron nakukunan, meron konti lang anak. So yung struggle namin nung una, mga ganun. Nung una mainly a space. Parang parang nakaka... Nung pag may namamatay, parang medyo mawalan ka ng napanlumo, nawalan ka ng gana. Kasi parang ang tagal mo hinintay, tapos biglang first produce mo, in-expect mo madami ganyan. Pero isipin mo na lang kung merong nawala. Merong marami rin darating. Kumbaga, hindi sila mawawala basta, kumbaga nagmumultiply sila eh. Saka marami silang mga anak talaga. Tapos ganong karami yung yung rabbit niya nung nag-start pa lang. Bali 10 does and then 2 bucks. Tapos ano yung mga services niyo na ino-offer para dito? Bali, ang services namin, gumagawa kami ng cage. O para gumagawa ng cage. Pwede ang size is 2 feet by 4 feet by 16. Bali, double breeder cage. Meron ng grass feeder. Pwede rin magpa-customize kung meron kayong request na size. So, pwede nating gawa ng paraan kung gusto niyo ipa-customize yung size. Meron ding mga pre-cut, so gusto nyong hindi pa siya assemble. Kasi iba, medyo malalayo, walang ganong malalaking sasakyan. Pinagawa nila, pinapa-pre-cut nila, ibig sabihin, assemble nila pagdating dun sa site nila. Para at least, marami silang madadala. Bawa, ang dala mo lang is kotse, sedan. Kasyang-kasya dun, mga 6 na set. So napag-kasya naman yung 6 set. And kumpara sa buo na siya, isa lang madadala mo, maximum na yun. Tapos meron din feeds. So brand namin is Nutriban yung ginagamit namin. So hindi na kami sa Nutriban, kahit hindi na kami gano'ng mag-grass. Kasi Unli pellets na. Di kami kasi paras kaming full time eh. So halos wala na kaming time na mag-harvest pa ng grass. Gano'n po kadalas yung grass or yung treats? Every 2 days, 3 days? Halos twice a week, no? Or minsan pag kami buntis lang, may nanganak, magbibigay kami. Pero pag gano'n, puro pellets na lang. Normally, malunggay. Ang kinawa namin, malunggay na lang. Madalang talaga. Hindi na, no? Yung buntis na lang talaga. Oh, dati kasi, ito siya, dumadayo pa siya ng imus, gentry, para lang makakuha ng damo. Eh, mahirap pag umuulan eh. Eh, buti na lang, may na-discover siya na bagong labas ngayon na feeds. Which is yung Nutriban. Hindi na lahat yung fiber. Yun, nandun na. Matas yung Nutriban. January 2021 po, gano'n na karami yung rabbits nyo? Coming from 10 does po ba? 10 does and 2 bucks, di ba? Ngayon, January 2021, ilan na po yung rabbits? Bali, yung active breeders namin, 13. Then yung lalagay pa namin to additional 10. 10 breeders. Then sa February 28, meron na namang additional 8. And kids, overall mga around 50 kung dadagdag yung kids. Wala pa yung kids na. Hindi yung kids, mga 50 kids. So 1 year lang yan, no? Nakabenta na po kayo niyan. No? Nagbenta na rin. Meron na. Bawasan na siya. Eh, may tanong si Ate M, di ba? Yung sabi mo kanina, future. Ano po yung future plans ninyo? Future plans. Bali, ito, papalakihin pa namin to. Kasi plano namin magtayo ng lechonan or at least luto-luto. Kasi yung father namin is chief cook sa barko. So since nandun na yung lenya sa pagluluto,
nais pa namin, magtayo na rin kami, maglay na rin kami ng para sa... Oh, patok yan sa ngayon eh. No? And then yung breeds nyo, napansin po po kasi yung pure breed nyo is ano ah, California, may balak po ba kayong kumuha ng ibang breed katulad ng Palo or New NZ or Chinchilla? Balak niyo po bang kumuha ng iba pang pure breeds? In the future, balak din namin kumuha pa ng iba pang pure breed para mas upgrade pa yung line. Line ako. Saka, syempre, pinapaganda natin yung ano eh, yung mga breeders natin, yung stock natin. Para mabilis silang lumaki. Mas mabilis natin silang maibenta sa market. Kumbaga, yung timeline na ibubuno mo para makabenta ka ng, ano, ng livestock is masyashorten natin. Kumbaga kung dati, sub-graded is 3 months, no? 3 months bago kami makabenta ng magre-range yung ano niya, weight niya ng 1.8 to 2 kilos. So ngayon, the reason why nag-import kami is para mas mapaiksing ano, yung timeline na makapag-produce kami ng meat type. Let's say, mga 2 months, kaya na siyang maibenta. So mga naman. Tsaka syempre, mabilis sa inyo, baka ba rin yung mortality rate, di ba? Correct. Pwede rin mamatay. Pag 2 to 3 months pa, di ba? Pwede pa rin mamatay. Mas makakatipid niya naman. Thank you po, Sir Mark. So, ano po yung, mag-closing na po tayo. Ano po yung maipapayo ninyo sa mga baguhan pa lang or magsisimula pa lang sa rabbit industry, particularly dito sa rabbit meat industry? Ayun, bali sa mga, ano, sa mga, actually, kami matuturing pa rin namin sarili namin na baguhan pa rin eh. Kahit na one year na kami nagpa-part-time sa rabbit. Kumbaga, continuous ano yan eh, continuous learning. Huwag kayong tumigil na, kumbaga kung balak nyo mag-start ng rabbitry, para sa akin na, ang first na kailangan is oras talaga. Kailangan mo ng oras para sa, bigyan mo silang atensyon. Kumbaga, hindi lang puro pakain, linis, kailangan chine-check mo rin yung health nila eh. Kung meron ba dyan may sakit, kung kumusta ba yung rabbit mo, para hindi ka mamatayan. Sayang kasi yung ano eh, sayang in-invest mo pera kahit na sabi mong maliit lang yung in-invest mo. Ano pa rin yan eh, pera mo yan eh, pinaghirapan mo yan eh. Kumbaga, number one is research, pwede ka mag-research, nandiyan naman ang Google. And at the same time, YouTube, nandiyan naman YouTube, pwede ka, maraming mga rabbitero na nag-YouTube na. Normally, pinapanood ko si TDM, si Haring Abraham, Homesteading, tapos marami pang mga nasa YouTube eh. Doon ka makakuha ng mga ano, best practices nila. Tapos, kung balak nyo mag-start ng rabbit, ayan, cage. Unahin nyo yung cage. Kasi talagang na-experience namin na kinulang kami sa cage. Kasi sobrang dami na ng produce. Napansin ko nga din yan, lalo na nabanggit nyo yung time. Kasi kanina nung nandun tayo sa kabilang site ninyo, which is mapapanood nyo sa next episode, eh, kinakausap mo pa yung rabbit, eh, no? Oo, yun. Kasi kumbaga parang i-consider mo siya na ano eh. Yun yung ano sa akin eh, yun yung ano sa akin. Kumbaga mahilig din kami sa pet eh. Talaga. Nung una, unang beses na nagkatay kami, talagang ano, naawa kami. Parang ang ano, nagdadalawang isip ko, ano, kakatayin ba natin to o ikikip natin? Nung una nagkikip kami, kaya lang parang natatambakan kami. Kaya sabi ko, ito yung ano, ito yung industry na pinasok natin eh. So ito talaga yung pinupunta natin na ano, meat type talaga. Tama. So yun, nag-decide na kami na ano, mag-start na magkatay talaga. Tama. Sir Christian, ano naman po yung maipapayo niyo? Para sa mga nag-uumpisa, research kayo, mag-research. Parang kumbaga, kasi kada galaw nyo sa farm nyo, sa umpisa nyo, kada mali,
ano yan, magagastos lang kayo. So, sa amin, marami kaming mali. Trial and error. Trial and error, kumbaga. Kasi kada dalaw mo, meron talagang involved na pera dyan. Lagi kang mag-i-invest. So, mas maganda, research kayo, YouTube, check nyo yung mga setup ng mga ibang farm na angkop dun sa setup nyo. Halimbawa, urban setting kayo, sa city kayo, check kayo ng mga settings. So, puntahan nyo yung mga malalapit na rabitero sa inyo. Na i-check nyo kung maganda yung setup nila, baka pwede nyo gayahin or pwede nyo i-try dun sa inyo. Kasi, mas maganda na isang galawan lang, kumbaga isang gastusan, isang investment lang. Para at least, mas mabilis bumalik yung pera nyo. Maraming salamat. So, ito na po yung time ninyo. So, para po sa mga interesadong bisitahin kayo, bumili ng produkto nyo, ito na po yung time. Usapin nyo po yung mga viewers natin. Tsaka saan po kayo marireach? Ayan, meron kaming dalawang page. Yung may isang page namin is yung The Brabbits. And then yung sa aming sa mga supplies, 3NDY Rabbits. So, yun yung mga supplies. And sa Brabbits naman is puro mga rabbits. Kung mga bibili kayo mga breeders, mga rabbit, mga pampet nyo, or kung ano saan nyo man gagamitin, just message us sa messenger. Thank you po mga sir, at sana po maulit to. At sa mga manonood po natin, sana nagustuhan nyo po yung episode namin. Huwag nyo pong kalimutang panoorin yung part 2 and part 3 kung sa rabbit retour nila. At sana po huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa page namin. And hit nyo na rin yung bell notification button para updated kayo sa mga videos namin at para mas lalo po kaming ganahan na gawin pa mga videos na ganito. Marami pong salamat Sir Mark, Sir Christian. Thank at sa mga audience, maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Thank you.